Hello, magandang araw mga bro. Ito may ginagawa ko ngayong Sony na 40 inches. Di ko na sana siya gagawa ng video. Kasi may na-upload na ako na ganito na 6 blinks. Ang problema niya ay backlight. Pero meron akong i-share sa inyo na sikreto pa nito, itong 6 blinks. Dahil maraming technician din na nakaka-experience na ito, lalo na yung mga 6 blinks tapos chine-check, pag-check nila ng backlight, okay naman lahat ng backlight umiilaw. Kaya ito yung gagawin natin dito. Pero ito mga bro, na-check ko na kanina, meron siyang pundi, dalawang lamp ang pundi. Yan, pinapalitan ng kapatid ko doon sa kabila. Bali, ito yung pinapalitan niya. Bali, dalawang strip yung may pundi na tig-isa. Ito. Kabilang dulo. Pero, nung nag-check ako ng voltage, dinobel check ko lahat ng voltage ng bawat strip, ay meron akong nakita na isa pang strip na abnormal yung voltage. Ito mga bro, papakita ko sa inyo ano to. Sony ito, na 40 inches. Ayan. Ituturo ko sa inyo yung ano, yung sikreto nito. Kasi meron nagpapatulong sa akin noon. Dalawa na yata sila o tatlo pa yung nagpapatulong na Sony. 6 times blink daw. Pero pag check nila ng backlight ay okay naman. Okay naman yung supply ng backlight driver. Dito nyo kailangan mga bro itong LED backlight tester natin, itong LED, kahit na ano mga bro, kahit na yung mga mumurihin lang na backlight tester, dito nyo siya kailangan sa Sony. Dahil kung ang gamit nyo ay yung pinapailaw nyo lang siya, hindi nyo malalaman kung malapit nang mapundi yung isang bulb pag wala kayong backlight tester. Lalo na kapag yung ilaw lang yung pinagbabasyahan ninyo. Itong Sony kasi konting diferensya lang sa kapag meron ng malapit na mapunding lamp at nangangain siya ng voltage saka current, yun C6 times blink siya. Ito, bali, ito yung nakita ko na abnormal yung voltage. Ayos natin yung... Yan. Pansinin nyo mga bro. Yan, bali, tinetesting ko na siya. Pumapalo yan ng 15.1. Samantalang yung iba... Check natin tong iba. Yan, kukuha tayo ng isang ano. Ang voltage nito ay yung isang strip ay 14. So, meron siyang 1 volt na difference. Ayan mga bro. Ano lang yan? 14 volts, bali 1, 2, 3, 4, 5, bali 3 volts ang ano nyan, ang isa. Ayan, 14 volts, tapos itong abnormal, yung voltage ay nag 15 na siya. Ayan, ibig sabihin, meron ng malapit na mapundi dito. Ayan, kumakain na siya ng voltage. Kaya mas mataas ang voltage itong strip na ito. Kaya kung pababayaan natin na ganito mga bro,
ay ano siya, magbaback jab tayo, o kaya pag salpak natin, pag tinesting natin, mamaya magsi 6 times blink na naman. Kaya kung may may pamalit kayo na ano na LED lamp, palitan na natin lahat. Pero itong kaso nito ay ano naman yung may-ari, sinabi ko na sa kanya na palitan dapat lahat para siguradong magtatagal. Ang desisyon naman niya ay yung pundi lang muna daw ang palitan. Kaya ang alam niya dito ay papalitan ko lang ng dalawa. Pero yun nga, nung chinek ko siya ay meron siyang abnormal voltage dito. Malamang na ito yung 1 volt lang na diferensya, mga bro. May palyado pa ito na isang bulb. Yan. Kahit na makikita natin dito na umiilaw siya. Patayin nga natin yung ilaw para makita nyo maigi. Yan. Umiilaw naman yung 5 na lamp niya. 1, 2, 3, 4. Yan. Umiilaw siya, mga bro. Kaya kapag yan, kaya kapag ilaw lang yung pinagbabasehan natin dito, hindi natin makukuha yung ano niya, yung sikreto niya. Yan. Kaya ang gagawin natin dito, mga bro, ay i-check natin 'to isa-isa. Meron at meron ditong malapit ng mapundi na ano, na lamp. Okay, mga bro, check natin. Hanahin natin 'to. Oh, mga bro, ito na 'yung ano. Ito pala sa ano. Ito pala sa 'yung una. Ang mataas 'yung voltage niya. Pansinin niyo 'yan, 3.8. Dapat wala ano, dapat ano lang 'yan sana, mga 2.8. Yan, 3.8. Nakuha na natin 'yung palyadong ano natin, lamp beads natin. Yan, 3.8 ang reading. Tapos check natin yung pangalawa. Nasa 2 point something lang to. O, yan mga bro. Yan, 2.9. Yung iba. Teka, bumababa na yung ano natin. Ayan. Check natin to tong pangatlo. Yan, 2.8. Pag point lang yung diferensya, okay lang. Pero pag umabot na ng 1 volts, palitan na natin. Yan, 2.8. Tapos itong panglima. Ayan, 2.8, 2.7. So, balik tayo doon sa una kanina para ma-compare natin, ma-ano natin. Ayan. So, lahat nung apat na ano natin, lamp natin ay 2.8, 2.9, 2.7. Ito, pumalo siya ng 3.9. So, 1 volt. So, nakuha na natin, mga bro. Papalitan na din natin to. Yan. Bali tatlo yung papalitan natin dito para sigurado. Pero mas sigurado pagpalitan na lang natin. Pero sabi naman nung may-ari dito, hindi naman sila nagbababad na nanonood. At saka tong TV na to ay anong naman 5 years na. Kaya talagang hindi rin sila na ano, hindi rin sila babad manood, kasi kung pagbabad silang manood, hindi pa inaabot to ng 3 taon eh. Okay, mga bro, bali ayun, napalitan na nung kapatid ko yung dalawang dulo. Yan, bali din napalitan na niya. Papalitan niya din tong isa. Okay, mga bro, ilalagay lang niya tapos i-update ko kayo mamaya. Pupus muna natin.
pa eh. Nagkamot man, hindi mo't man ng 20 oras na. Asa? Okay mga bro, bali nailagay na namin yung mga pundi na ano. Ito mag i-check natin yung voltage. Bali itong ano mga bro, itong sikreto ng 6 times blink. Meron pang secret yan doon sa mismong IC, sa backlight driver. Sa susunod, tuturo naman natin yon. Sa ngayon, ito lang muna yung secret dito sa may lamp beads. Yan, bali. Ito yung ano, ito yung pinalitan natin kanina, na umaabot siya ng 15 volts yung nag-o-overvoltage siya. Ito bali pinalitan na namin. Bali kung mapapansin niyo diyan, clear din yung ano niya, pandikit, kasi ang ginagamit namin na pandikit ay ano lang, silicone. Excuse me. Ito lang mga bro, yung tulad nung una kong ano noon, vlog about sa pagkabit ng backlight. Ito lang yung brand niya, Rontai na silicone. Tigwa 150 lang yung isang ganito. Ito na din yung ginagamit kong pantapal ng high voltage cap ng CRT TV. Mabilis siya kasing matuyo at saka matibay. At saka kapag nagpalit ka dito sa may mismong ano niya. Optical filter. Yan, clear siya. Transparent. Ito yung pinalitan natin. Yan, kanina to nasa 15 volts. Dapat sana is 14 volts. Kaparehas ng mga strip na gumagana. Yan, bali umilaw na yan. Yan, pumala na siya ng 14.1. Ayan mga bro, 14.1. Okay na siya. Check natin yung ibang napalitan. Ito pa yung ibang napalitan. Dito naman sa bandang dulo ang napalitan. Ayan. Check natin kung sakto din yung voltage. Ayan, 14. 14 volts. Tapos yung isa pa. Bali, tatlo lang ipinalit natin dito sa bandang dulo din. Yan, makikita nyo. Yan lang kapag nag, ano lang tayo, pag nagpalit lang tayo ng lamp beads, hindi maiwasan yung medyo mag-iba ng konting kulay. Medyo may konting brown siya. Pero okay naman. Okay, check natin. Ayan, 14.1. Okay lang yan mga bro, yung point lang, yung diferensya. Hindi siya aabot sa 1 volts. Ang advantage mga bro, pag meron kayong backlight tester, lalo na pag Sony, kahit na hindi nyo siya baklasin, yung panel, para malaman ninyo na backlight nga ang problema, dito pa lang sa, ano, sa may connector niya, malalaman nyo na kung may open o may mga nag-o-overvoltage na lamp niya. So, magitan lang ng pag, ano nyo, pag-test nyo. Halimbawa, ito marami siyang wire. Bali, dalawang white at saka 2, 4, 5 gray. Malalaman na natin na hindi natin babaklasin kahit na nakataob pa lang siya. Itetest na natin yung ano niya, yung connector. Ito titingnan niyo doon sa ano natin, backlight tester. Dapat pare-parehas yung voltage na makuha natin dito pag okay siya. Pero kapag may mababa, may mataas,
Magduda na kayo, talagang meron ng open o kaya short na ano niya, lamp niya. Halimbawa, ito i-test natin. Bali, ang na-test natin kanina, isang strip ay 14. So, magkabilaan yan na 14. Yan. So, dapat 28 yung makuha nating voltage ng isang pares. Kaya, ito i-check natin. Yan, bali yung kabilang dulo, yung umilaw. Tanggalin ko muna yung ilaw natin para makita yun na umilaw siya. Yan. Bali, iilaw yung kabilang dulo. Yan. Umilaw yung sa gilid. Umilaw na doon yung sampo. Bali yan, 28. Tapos, tong isa. Yan. 28 din. Dapat pare-parehas yan. Makawind dito yun. Katam yung tip na. Oh no. Ay, ata, kargan pa natin. Alam natin yung kira ba. Kargan din. Balik tadam. Sa mga newbie pa lang na gumagawa ng ganito, Sony, i-check nyo din maigi itong LVD cable. Yan. Kasi sakit nitong Sony, kapag nag-backlash kayo, tapos pag binalik nyo na, kung minsan nagiging ano siya, wala siyang picture, tapos nagiging 5 blinks na lang, i-check nyo yung check yung maigi itong LVD cable, yung connector niya dito sa may top board, pati din dito sa may main board, kasi ito yung nangyayari sa Sony. Minsan nagpalit tayo ng backlight lang ang sira, tapos pag naayos na natin, pag testing natin, wala siyang picture, tapos nagpa-5 blinks na lang. Kung minsan naman, hindi siya nagpa-5 blinks, wala siyang picture. Buo na yung backlight, pero wala siyang picture, may sound. Pag ganon, linisan yung maigi itong LVD cable, tapos i-connect nyo ulit. Okay mga bro, bali susubukan na natin. Yan, nag-power on na siya. Yan, may ano na, may sound. Yan mga bro, okay na siya. Okay mga bro, sasarado na natin. Okay, maraming salamat.